Alright, what's up mga boss? Ito na nga po ang playoffs po ng Clash Masters. This is the fourth golden ticket na po. And this is yung finals na. And this is between Repotted Gaming and Chasmac EA. Medyo matindi ang pinagdaanan dito ng Chasmac EA saka ng Repotted Gaming. Ang nakakatawa dito, ang Repotted Gaming ay never natalo simula na pumasok sila sa playoffs na ito. Pero ang Chasmac EA, nanalo, natalo, at nandito na nga po sila sa finals. Kailangan nilang talunin ng dalawang beses ang Repotted Gaming para sila ang mag-champion dito. Pero kapag ang Repotted Gaming ang nanalo dito, sila na kaagad ang ating fourth golden ticket at sila ang mag-champion sa Clash Masters. At tignan natin kagad ang kanilang labanan. At uunahan na kagad ito ni Heroia. So, wag na lang natin tingnan yung scoring dahil hindi pa nagre-reset. Pero ito po yung unang match up kagad nila dito. At gagamitin ito ni Heroia kaagad ng Super Barbarians. Double clone kaagad ng Super Archers po. Talagang nauuso na ito, no? No, medyo unexpected ito na gagawin ito ng mga pro players. Pero if it works, you better use it. Kaya na kung mga ganitong open walls talaga, ay ito palagi ko talaga yung dapat na gagamitan talaga ng mga Super Barbarians. They are really strong at uunahan niya kagad ito with a beautiful percentage kaagad dito. Nilagay niya po niya kagad ang kanyang queen. This is not a queen charge. Yung ibang ginagawa kasi nila dito is queen charge, no? Tapos tsaka yung super barbs. Pero this time, hindi. Ito po ay pure barbs lang talaga. Pinupisahan nga po yun ng Super Archers kagad na nasa blimp. So, kailangan niya mag-funnel dito para just to make sure na yung queen and king ay papasok dun sa may compartment po ng Inferno Tower. Ang maganda dito, meron din siyang yung E-Titan para maprotektahan yung ating queen ng ating king sa mga skellies na nandito. Okay, si queen is doing a good job. That perfect wall break is so beautiful. Talaga naman, queen in invisibility dito. Kasi nga, wala naman siyang healer, you know? Kaya, tignan natin. Si King doing a good job. Queen will take care of the town hall. Yes, yes. Took care of it. Okay, si King okay pa rin. Lagay pa rin siya ng mga super barbs sa may bandang kaliwa. At si King, wala nang ability si King dito. Pero, meron pa siyang RC to finish this off. Kahit meron pa siyang defending queen, mukhang kakaya to. At nilagay din niya nang huli pa yung kanya pong ice gold. Ito, ang galing dropping nila. Nakakaiba, no? Actually, hindi kakaiba. This is how the pros do it. Diba? Hindi naman talaga kailangan i-drop kagad lahat eh, diba? Kung baga dapat surgical talaga, may diskarte kung paano may i-drop yung mga troops dito. Yun nga, gaya na sabi ko, meron pa siyang RC to finish this off. Meron pa siyang few clean up troops. And parang kita mo na agad ng future ko ano mangyayari dito. Ayun na nga, kahit may scatter shot pa dito, gamitan lang ni RC yan ng kanyang ability. And this is a goodbye and this is a good attack from Heroia. Ang sarap na lang ngiti. Grabe naman yun, Chong. Napakahusay, no? Ganun-ganun pa siya. And that's the first 3-star of this match. Second attack is si Emir Khan. Gagamit siya dito ng Super Barbarians. Mukhang lahat super barbs na ang gagamitin dito ah. Pero this time, ito na nga po. So, may kasama siyang Grand Warden dito. And that's it. The perfect Grand Warden. Kahit meron pang air sweeper, sasalubungin ko yan. No? So, ito na nga. Ayun na. Wow. Okay. So, Super Archers Double Clone Rage na kaagad dito. Ayan. Grabe yung magiging value nito. Grabe yung magiging value nito. Grabe, they are using phones. Phones lang talaga, no? So, talagang tayo naka-iPad na, hindi pa natin makuha. Anyway, sige, triple ice golem ang gamit niya dito, no? Instead of using a golem. Kaya siya ay triple ice golem. So, yung kanina, isang golem at isang ice golem. This time, tatlong ice golems ang gamit niya. Tignan natin, sige. Nuhang kailangan niya makuha muna yung eager artillery kasi that will be a problem later on. Pero di, kailangan niyang unahin dito yung CC troops. So, kaya niya inuunti-unti hinihila. Okay, super barbs. Tiloko yun nga talaga no, kapag gantong open walls.
talaga napakagandang gamitin ng Super Barbells because of those rage. Diba? Grabe yung rage talaga, yung enrage na nani. Super Barbs na napaka-useful talaga. Okay? Actually, open na open yung ano dito, yung Town Hall. I mean yung ano, yung Eagle Artillery, open na open siya dito na para bang napakadali niya snipe. So nilagay na niya si RC doon sa may EA, so kaya niya sirain ni RC yung buong taas na yan. And yung King and Queen nandito na Super Barbs to funnel yung labas just to make sure na yung King and Queen ay nasa loob lang talaga ng base na yan at iikutin na nila. No need for Super Wall Breakers talaga. Sa totoo lang, no need for Super Wall Breakers na talaga kasi nga open walls ko. Siguro kung gagamitin mo ito sa mga Super Bowlers, nako, umikot na yung troops nyo. Pero hindi in-anticipate siguro ng EA, ng Chasmang EA, nagagamit sila ng gantong super Barbarians. Kaya grabe, ang haba pa ng oras, meron pang ability si Queen, si RC, ngayon palang ginagamit. And wala na. Wow! Grabe, napakabilis ng atake. Ang klase. Next up is Yata. Gagamit siya dito kaya po ng Twin Hog Riders pero meron siya isang pirasong bowler dito pang bowler bounce niya. Ito si Yata talaga, no, lagi siyang ganito eh. Yung, it's either yung Twin Hog Riders or Super Bowlers. Gumamit din siya yata minsan ng Super Barbs. Pero ito, tignan natin ah. So, this is a Blimp Bomb muna. Then, Queen Charge po ito. The goal of the Queen is to take the Town Hall talaga. So, tignan natin kung paano gagawin niya dito ah. Okay, CC Troops. So, finish niya muna yun. I-reach out si Queen. Super Minions ay dumalabas po sa Clan Castle. Queen, can you take care of this side? Yes. Makakapunta siya sa Town Hall. Pero kailangan niya i-funnel yung babae. Naglagay na siya ng Sneaky Goblin just to make sure si Queen papasok talaga doon sa may compartment ng monolith. Naglagay din siya ng skeleton spell which is good pero ang tinira pa rin nung monolith ay yung Queen, no? Kasi nga medyo mas mabilis yung hit rate ng monolith compare mo sa pag-spawn ng mga skellies, di ba? So maganda yung pagkakalagay niya ng jump spell doon para just to make sure si Queen ay papasok at kukunin niya yung bait na yan dyan. Okay, masunurin ng Queen niya. Another reach para kay Queen. Nilagay niya po niya ang kanya Twin Hog Rider sa may bandang 10 o'clock. Okay, Queen, still okay. Yan, ganda. Grabe, believe talaga ako. Ang panlaro nila, cellphone lang. Grabe, diba? Pero, diba parang, ang dami-dami ng troops. Talaga mag-swipe ka. Hirap niyan. Oo. Okay. Queen. Okay pa rin. Medyo naubos na yata yung Hog Riders niya. Puro riders na lang tapos meron pang few Hog Riders dito pero meron pang Queen's Ability. Meron pang few na mga wizards dito. Actually, isang wizard lang. Kaya pa to kasi si Queen puno pa naman yung HP niya. 52 seconds. Tignan natin. Ay hindi, mahihirapan na siya. So gagamitin niya dito ang kanyang ability na maya-maya. Grabe talaga, hindi niya ginagamit pa yung ability, tiis na tiis. Pero may scatter shot dito, pwede sampalin yung Queen niya dito na scatter shot na yan. Pero makukuha mo ni Queen, sabi ni Queen, no, not this time, scatter shot. Uunahan kita. Pero ang sarap na hagad ng ngiti ni Yata. Napakahusay mo talaga, Brad. Di bang klase yung mga banat na yon? Kung mahusay repatid, mahusay talaga ang Chasmak EA. Napakahusay. Kuha na. Galing. Grabe. 3-4-3-4-3. Bang klase, men. Next up is General X. Nakagin dito. Gagamit siya dito ng Queen Char Super Dragons pero meron pa rin Super Barbarians. Okay, tingnan natin ah. Medyo inaalat lately si General X. No? Kung mapapansin niyo yung mga attacks niya lately, laging bitin. Laging 98, 99. No? Pero mahusay pa talaga si General Estina. So, upisahan niya kagad ito ng kanya pong Queen dito sa may bandang 9 o'clock. So, the goal is... meron siyang recall. So, kukuha lang siya ng funneling dito. Ng portion dito. So, funneling lang talaga just to make sure na yung mga Super Dragons ay gigit na. Pero, maganda to. Gumagamit siya ng Super Barbs pang funnel. Para magkaroon ng proper patting si Queen. No? Galing nun. Okay, sige.
So nilagay na rin niya si Queen dito sa may bandang taas, sa may 12 o'clock. Okay. So, ano kaya kukunin na value ni Queen dito? Okay, naglagay sila isang Super Dragon. Okay, mukhang doon niya ilalagay lahat. Yes, doon niya nilagay lahat. So, pagigit na inga niya sa Super Dragon, then si Queen na kukuha ng Town Hall, siguro. Okay, ito na po ang kanyang, ano, ang kanyang Super Dragons. Queen, can you do this? Okay, perfect ang Grand Warden ability. Blimp ako to sa Town Hall. This is a blimp, bomb, yetis, and balloons siguro. No, balloons lang. Okay, balloons lang yan. Okay, si Queen is doing a good job. Nilagay na po si King dito. Si King ay may itlog. Super Dragon still managing through. Single target niya nandito sa may gitna tsaka isang multi. Pero Finris, wala na siyang Grand Warden ability na gamit niya. So it's up to the RC para bumawi dito mamaya. Kasi yung Super Dragon niya, isa na lang. Okay, yung Queen niya buhay pa. Si King still has his ability. Si Queen na gamit yung ability. Pero yung that Super Dragon is still up with what? 10 HP? Grabe. So, namatay na nga yun. So, si Queen okay pa rin dito. King at Queen tsaka si RC nilang natitira. If idadrop na niya siguro si RC ngayon, kaya to. O kasi may headhunter pa siya. Meron pa siyang scary spell eh. O kaya to. Pero hindi pa rin niya dinadrop. Si RC mukhang ngayon idadrop na niya. Yan na nga, dinadrop na niya. Kaya niya nilagay yung scary spell na yon. Ginamit rin po niya ang King's ability. Naglagay siya dito ng kanya pong headhunter. Okay. Okay, RC, dapat kunin mo yung nasa loob na ano, na IT. Mahihirapan si Queen kasi mag-walling pa yan. So, pero hindi, uunahin ni RC itong mga nasa gilid to. Ginamit na po niya kanyang ability. Pero yun nga, yung istorbo na Skelly Spell ang problema dito. Okay, Finris, 23 seconds at natrap pa si RC doon sa mga tiyanak. Yun lang. Ay, meron pang buildings! Sa taas! Nako! Time fail na naman! Kakasabi ko lang kanina na medyo minamalas nga si General X. Pero nasaan yung mga remaining? Ayun nga, yun nasa gitna na nga lang talaga. And that will be a time fail. Another 99% from General X. Si Chihawa. Gagamit siya dito ng Zap Queen Charge E-Dragons. Tingnan ang gagawin niya dito ha. At meron siyang normal wall breakers. Rocket loons lang muna mauuna dito. Then naglagay na siya dito ng baby drag just to set the funneling para sa proper patting. Okay. Nilagay na po niya ang kanyang queen dito sa may bandang 3 o'clock. Sa kanya nilagay ang kanyang mga super dragons para gumit na po dito. Balloons to follow it. Then nilagay na rin po si Grand Warden. Si multi-target ang lumalabas dito. Queen, nilagay na rin po niya ang kanyang Stone Slammer para matulungan ang kanyang mga Super Dragons. Pero unti-unti na po nauubos sa mga Super Dragons. Maganda yung pagkaka-Grand Warden ability para maprotektahan what's left of the Super Dragons. Pero can they make it to the monolith? Kaya hanggang doon, kaya nilagay na rin niya si King dito. Although meron pa siyang isang Super Dragon dyan sa may kasama ni Queen, Rage Spell, nilagay na rin dito. Meron pang isang Super Dragon na natrap doon sa may gitna. Pero mukhang mamamatay na rin ito maya-maya lamang. Nilagay na po niya si RC dito para tulungan ang kanyang actually, wala na yung reyna niya. Yung carry na lang niya nandito, gagamitin niya ang ability maya-maya lamang. Looks like this is going to be challenging para kay Chihawa. Things are not looking good. 1.5 minutes at 30%+ pa ang kailangan niya basagin dito. If the king makes it. Sige. So makukuha ni RC dito yung monolith. Okay, nice. Actually, isang super dragon, isang king at isang RC nila ang kanyang army. Si King ay wala pang itlog. Si King ay naka-frosty. So tingnan natin kung kakayanin ito. Yung healers kasi nasa naki-queen na eh. Naki-king na. Pag nasalubong ni Queen si RC, patay si RC dito. So yun na nga, namatay na nga si RC. This is going to be a time fail from Chihawa. Nice try, man. Nice try. It'll be what? An 80%+. Na siguro kasi uunahin ni King dito yung mga traps. It is sad. Actually, ako naiintindihan ko sila kasi parang naiiyak na siya. Di ba, syempre, what's on the line here?
golden ticket lang naman, $18,000. 'Di ba? Napakalaking tulong talaga sa isang player noon. But still not bad kung sila 'yung magse-second dito. That's $10,000. Pero still, 'di ba? Yung chance niyo sana na makapasok na sa golden ticket para sa Worlds niya na mangyayari sa November will be cut if ganito yung nagiging ano nila, performance nila against Repatid. Kasi napakahusay talaga ng Repatid ngayon. O yun nga, di ba? Wala pa silang talo. Pero it is sad. Nakakalungkot talaga. Okay, this is Mech of Repatid Gaming. Tignan natin. Gagamit siya din na Super Dragon's Queen Charge na may recall spell. Tignan natin na. Sige. So, queen mo sa baba. Meron din siyang dalawang lightning dito para sa, ano siguro, sa air sweeper. Kung saan man siya papasok. Tignan natin na. Okay, Queen Charge muna siya dito. All max na si Hades. Grabe. Sabagay. Kapag naman talaga gantong sa ano dapat, hanggat maaari talaga, dapat all max kayo para maka, para may chance kayo. Okay. So, dapat makuha ni Queen yung EA na yan. Pero look, lumagpas siya eh. So, hindi ko alam kung anong gagawin niya diskarte here. Okay, wala naman siya. May recall siya, pero sa ngayon dadang yung recall spell niya dito? Okay, babalik siya sa may EA? No. Okay. Mukhang sa EA niya ilalagay yung blimp. Oo, dun niya. Or yung Super Dragons, then blimp pa rin sa Town Hall. Sige, naglagay siya dito ng ano, ng Rage Spell tsaka yung HH, pero namatay yung HH eh. So, ito na po ang kanyang Super Dragon na. Balong sa repo dito. So, yun nga. Sana makuha yung EA. Sana makuha yung EA. So, nilagay siya ng blip papunta sa Town Hall. Tapos, yung EA talaga eh. Kasi masyadong masakit yan sa mga heroes pati. Diba? Okay, ito na po. Dire-diretso sa Town Hall. It is a blip bomb. Puro balloons lang po ang laman niyan. Just to take the tumble kaagad. Okay, yun. Super Dragon. Pinuntahan na nga EA. That's very good. Very good. Si King, ginamit na po ang kanyang ability. Queen, still, wala na pala siyang ability, pero meron pa siyang RC to save the day dito. Actually, napakaganda pa ng RC dito kasi meron pa siyang Ice Golem na talagang magagamit pa niya ito sa back end, diba? Dito, pagkahaharapin na ni RC dito yung ano, yung starter shot tsaka yung mga expose, pwede niya ilagay yung Ice Golem at maganda pa dito, meron pa siyang dalawa pang freeze spell pa. Okay, Queen is still doing good. Super Dragon niya is still, wow, man, grabe. Buhay pa. Kahit parehas piso gaming, piso HP gaming. Okay, wala na. Kita na natin ang future, guys. Napakahusay naman, Mech. Alam mo, simula na magpalit sila ng pangalan. Hindi ko nalang sasabihin ko rin dating nilang pangalan. Sila yung, sige, sabihin. Sila yung dating Chasmac Gaming eh. Oh. Pero, nung bumalik sila sa Repatid Gaming, gumaling sila. Oo, gumaling sila. Diba? Ang gaganda ng bases, gaganda ng attacks, talagang precise. I don't know how they, ano dito, how they train. No, kung anong pinagbabasihan nilang mga bases or what. At I'm sorry, Mech. Bate. 98, but still, okay na okay. Next is Kuma. Currently, lamang po ang Chasmac EA dito. Yes, so this is a Skelly Donut Lalo. So, Kuma still going for the, ano ah, for the classic attack pa rin ah. No? Dapat hindi na ganyan. The super barbarians na ngayon ang in. Pero dito, classic pa rin. No? Okay, sige. Well, there's nothing wrong with it, di ba? Kasi, classics are still one of the best attacks pa rin talaga. Okay, nilagay na niya si King and Queen dito sa metaas. Then, siguro kukunin niya yung half of this base. Hindi ko lang kung saan niyo gusto papuntahin yung kanyang king eh. So siguro sa baba, I need to see may mga storages, nagbigay siya dito ng Ice Golem. Si Queen papasok doon sa main, sa may wall bomber. No. Bomber lang pala. Okay, Queen will take care of that, enemy RC, that wall break though. Yes. Pero yung Queen, muntik na ma-force ang kanyang ability. At na-force na nga ang kanyang ability.
Okay. Natin ah. So far, lamang po ang Chasmak EA dito. Okay, nilagay na rin niya kagad si Arce. Actually, 28% King and Queen value. Super Archer's value pa lang sa ano yan eh? Bleachers yan eh. Okay, sige. So, Warded Ability. May poison ano dyan ha? Poison Trap. Okay, Balloon Slot to take care of the Town Hall. Nice. Yun, okay. Kuha. Okay. Meron pang ano yung meron pang isa pang ano dito, yung Inferno Tower. Okay, yung mga balloon still going good. Meron pa siyang few troops left here. Okay, Fenris niya dito sa may back end, pero yung queen hindi na damay sa freeze. So there's a chance na maubos ang kanyang balloons dito. Plus, meron pa siyang meron pang multi-target dito at wala na siyang free spell left. Ang natitira na lang sa kanya ay invisibility nila. Pero that won't help really. Kasi wala na siyang hero, wala na rin siyang tankier na troops. Well, yan, sayang yung Dragon Rider, pwede pa sana yan. Invis na niya, okay. So, aabot pa rin naman siguro naman 84%? Or more? 85 pa, okay. And that's it. Three, two, one, and that's a time fail and 91%. It's not bad. High percentage po talaga ito. Okay. Temptastic is next with the Super Barbarians pa rin. Pero this time, mukhang Skelly Donut ang gagamitin niya dito. So, hindi siya yung normal na bleachers or what. Yung nga, so Skelly Donut nga ito. Kukunin niya dito yung ano, yung monolith. Tsaka yung ano, no, hindi pala. EA, tsaka yung CC ang makukuha niya. Okay. So ito na, ang kanyang blimp. Dira-dira siya sa town hall. This is a blimp bomb. Ito kakagad. Nice. Rage. Yung po ay rocket loons, tsaka yetis. Actually, gusto ko yung yeti eh, kasi nga, dahil dun sa mga Yeti Mites, ay meron siya nakukuhang mas better value. Compare mo sa balloons lang ah. Kasi kung balloons lang, minsan napapasabog kagad nung mismong Town Hall poison eh, di ba? So ito na po, dami pa. Sobrang dami niyang balloons, grabe. Okay? Sige. Kahit siguro isang perasong super barb lang ilingin sa taas, okay na okay lang. Grand Warden, buhay na buhay pa. Okay, super barbs. Wala pa siya. Yung asing heroes yan. Heroes yan sa baba. Okay. Ang maganda sa super barbs talaga eh, no? Kasi, hindi na sila malakas. Antibay pa nila. Patotoo lang. Antibay nila i-compare mo sa what? Sa mga super archers, super wizards. Malakas ang damage nila tapos antibay pa. Mukhang makakakilo tayo ng nerf nito pag tagal-tagal. Baka ang gagawin nila nerf dito yung rage niya hindi na ganun katagal. Baka tipong ano lang, 1 second lang. Okay. Dati guys, may RC pa to. Actually, if he's lucky, kasi meron pa siyang 2 freeze dito. If he's lucky, kaya pa niya talaga matriple to. Oo. Kaya pa niya matriple to, gagamitan lang niya ito ng mga ano eh, ng mga freeze lang. Oo. Grabe yung RC talaga, yung ano. Best pet combination talaga yan. Oh, si RC tsaka si, ano, si Digi talaga. Uunahin pa ni RC dito yung mga Chanak pero ginamit na po niya ang kanya pong ability. Pwede siya mag... Ay, wala na pala siyang invis na gamit na pala. Okay, meron pa siyang ano dito ah. Meron pa siyang balloon. Come on, RC! At nakuha na niya. Yes daw, yes. Whoa! Grabe yun!
Kapag naka-3-star pa ulit ang Repatid Gaming, sure win na. Sure win na. Grabe talaga. Kahit maka-3-stars pa ang Chaspac EA dito, pero kung makaka-3-star naman ang Repatid Gaming, sure win na talaga sila. At yun, sila na talaga ang ano dito, ang champions kaagad. Galing naman. And here we go, and this is Hades. Kami sila na Super Barbarians with the single clone. Hindi natin na. Okay. Ano pa rin yun? Super Archers talaga. Talaga iba yung value na ito. Iba talaga. Nakakatumang tingnan na gumagamit ang professionals, mga pros nito. Okay, sige. Tinatay ang ilaw. Wow. Tinatayan ng ilaw ng nanay. Okay, look at that owl. Grabe naman sa ba. Sa nagagawa ng owl na talagang ganda. Kapag gantong super barbs talaga magandang ano eh. Kasama dito si owl eh. Kasi talaga nabubuhay ko yung owl. Minsan agad-bulo eh. Okay. Okay. So, okay, maganda pasok. Pero the problem here is yung town hall. Na-repair na ulit siya. Wall breaker, aabot kaya yan hanggang doon sa may inner wall? Yes, umabot. Ang ganda ng wall breaker na yon. Ang ganda-ganda ng wall breaker na yon. Grabe. Ito na. Bam! That's it. Si Queen nakukuha ng town hall. Yes, meron pa siyang giant dito. Saan niya kayo gagawin? In invisibility niya si Queen. Okay. Ginamit ang... Oh, si Queen lalabas! Balik-balik, kunin niya yung town hall. May invisibility pa siya. Yawn. Okay, para makuha yung town hall. Nice one. Makukuha niya rin dito yung defending yung lolo. Ito na nga lang yung monolith ang magiging problema niya dito. Isang one hit lang si Queen dito. Ayun, buti na dali pa ni RC. Super barbs and meron pang ice golem sa may bandang dulo. Galing naman, no? Okay. Tana, 3-star na. 1 minute pa eh. Oo. Yun nga lang, naka-3-star nga sila. Pero kung makaka-3-star ang Repatid Gaming, sila ang mananalo dito. Oo, because of that percentage. Diba? And here comes Temper. Siya na kaya ang last attack dito para mag-champion po. Nalata si Temper po last year sa ano rin, sa World Finals, hindi siya nakasali. Oo, hindi siya nakasali kasi apparently masyado pa siyang bata. Well, ngayon, nasa proper age na siya. So, siguro 18 years old pala siya ngayon. Or, yeah, so batang-bata pa. Grabe. Okay, so gagamit siya dito ng kanya pong Mass Orb Riders. At meron siya ditong Flame Flinger. Okay, so hindi pumasok si Temper ngayon sa meta ng Super Barbarians. Itin natin. So, gagamit pa rin siya ng Mass Orb Riders niya dito. Alright. So, the goal of the Queen is to get the Town Hall, I guess. O, yun dapat ang kukunin niya dito. Kasi, pwede siya mag-wall break doon sa may X-Bow na wall. Yes. Okay. Flame Flinger. Or, pwede yung Flame Flinger ang kumuha ng Town Hall. Okay. Naglingin siya dito ng Valkyries doon sa may bandang 9 o'clock o dalawang Valkyries yun. Okay. Okay, so in invisibility niya yon para si Queen pumunta doon sa may town hall side. Nice! Nice, nice, nice. 1,000,000 archers na lumalabas sa CC. Meron pong... si Queen, muntik na ma-force ang ability. Perfect yung pagkakalagay niya ng poison, pati yung freeze doon sa mga super minions. At na-force na nga yung ability. Makukuha ba ang town hall? Makukuha ba ang town hall? At nakuha ang town hall at nakuha pa ang ano, ang super minion. Ito na po ang kanya po mga Hog Riders. Kabong Queen. Hog Riders still okay. Namatay na yung Queen. Lumipat yung healer sa Hog Riders. Si RC okay pa rin. Ginamit na rin po ang Warden Ability. Yung Flame Flinger. Sobrang ganda ng value yung ginagawa nito. Si RC still moving fast. Kung titignan mo si Temper, relax lang siya. Pero sigurado ako kinakabog ang dibdib niyan. Eto na nga, RC. Si RC ay naka-Diggy, yes. Pero naka-Poison Lizard pala si ano dito, si Grand Warden. Pero yung Poison Lizard buhay pa! Grabe naman yun. Ginamit na po ni RC ang kanya pong ability. And looks like this is coming really, really great.
Yes, mahaba pang oras. Meron pa siyang extra Hog Riders dito. What a beautiful attack. At eto na ang champions kagad natin. Hindi na kailangan talunin na ng dalawang beses dahil champion na kagad ang undefeated Repotted Gaming. Walang talo sa buong playoffs. Yeah! Grabe yung percentage nila. 99.4%. Almost perfect. Grabe. And that's a golden ticket to the Worlds. And that's $18,000. Oh! Grabe! Congratulations sa Repotted Gaming. A job well done. Napakaganda ng inyong performance dito. Grabe talaga. Grabe talaga. Grabe. So, ayan na nga po ang apat na po na golden ticket. Nandiyan na po ang Navi, ang Tribe Gaming, ang Gloria Forever. At ang apat na nga po ay ang Repotted Gaming. Meron pa po mga susunod pa mga labanan sa mga qualifiers. Ito po ay open for all. For more information, abangan na lang po natin ang post ng Clash of Clans about this at gagawin po ang Worlds Finals sa Helsinki, Finland. Opo, sa November 24 to 26 po mangyayari. Medyo matagal pa, pero we should count our days. This is really going to be epic. And we are really, really excited about this. Maraming salamat mga boss. I hope you enjoy this video. This is your boss LA signing out. Good day. And again, congratulations to Repotted Gaming. Alright!